Welcome back mga garden! Ang isishare ko po ngayon sa inyo ay kung paano natin malalaman kung ang okra ay pwede pang pitasin. At ang isishare ko pa sa inyo ngayon ay yung talong na aking pinutol ay nagsanga. Dahil ito po ay masyadong matanda na at hindi na po namumunga, ginawa ko po ay pinutol ko po. At syempre bago natin po umpisaan ang video ito, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka pag meron akong ilalabas na bagong videos katulad po nito. Welcome back mga ka-garden! Ang isishare ko na naman po ngayon ay yung pagpipitas ng okra. So kung mapapansin nyo po, no, pag ganito, ay pipitasin nyo na naman. Ayan. Saka dito. Ayan. At dito. So paano ba natin malalaman kung ang okra ay pwede pa siyang pitasin? Ayan. Kung makikita nyo po, no, mataba siya. So ang gagawin nyo po ay pipisilin nyo po dun sa dulo. Ayan. Ayan. Kung nakita nyo maputol, pwede pa siyang pitasin. Ayan. So, huwag nyo pong pababayaan na magulangan yan kasi titigil ang kanyang pagbunga. So, ganun din po dito. Ayan. Pwede pa. Ayan. So, dahil nga magre-rest day po ako at mag-holiday, gagawin natin. Tatanggalin na natin to. Ayan. Pati ito, isama na rin natin. So, gagawin nyo po, pipisilin nyo po yung dulo. Ayan, pag naputol po, pwede po siya. Ayan, hinihila lang po yan. So, meron pa doon, sa taas. Ayan. Ay, hindi ko na po maabot. So, gagawin nyo po, pipisilin nyo po yung dulo. Ayan, pwede pa. Nila ko na po. Ayan. So meron pa dun sa kabila. Ito. Ayan. So ayan mga garden. So wag nyo pong hahayaan na yung pagbunga. So tingnan nyo po sa susunod kasi dalawang araw po ang mawawala. Pag walang pipitas po dyan, lalaki na po yan. Magugulangan na po. So ganito po mangyayari. Saka meron na pong yung aking talong na pinutol, mga kagarden. Ganito po, haharbisin natin. Ayan. Ayan. So sa susunod po, ipapakita ko po sa inyo yung kung paano ko ginawa yung pinutol ko po yung puno. Nagbago na po ulit. So pupunta po tayo sa ibang lugar, nandun po yung ibang halaman ko. So ito po mga kagarden yung nakalagay sa container. Yo, hindi ko pa tinatanggal yung container, pero yung iba tinanggal ko na po siya. Ayan po. Dahil nga mabilis po siyang matuyo kapag nasa container. Ayan, ito may bunga na rin siya. Ayan. Tapos dito, kung mapapansin nyo po dito, no, pinutol ko po yung sanga. Ayan, sanga. Tapos may bunga na naman. Ayan, bunga. Ayan. Pipitasin nyo po. Tapos lahat po yan, kung napanood nyo po yung mga video ko dati, yung paano pabungahin yung talong. Ayan. Tingnan nyo po, pinutol ko po yan. Ayan. Ayan, lahat po yan pinutol ko. Ayan. Tapos ito. Ayan. So magbubulaklak na po ulit. Oh. Ayan. 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 So ganun po gagawin nyo mga kagarden. Kapag pinutol nyo po yung puno, ayan, magsasanga po ng panibago. Ayan po mangyayari sa kanya. Saka ito po yung mga harvest ko. Ayan.
So balikan na po natin mga garden kung ano yung ginawa ko nung nakaraan. So makikita nyo po yung binibidyohan ko sa bunga. Meron po siyang ladybug. Yan po yung kumakain ng mga aphids. Ayan. Kinakain niya po yung mga aphids na nandoon. So natural po yan na kinakain niya yung mga millibug at saka mga whitefly para mamatay yung mga insekto. So kung mapapansin nyo po, no, ito po yung nilagay ko na mulching. Sariwang damo po yan. Yan po yung bagging. Yung bagging po na tumutubo dito sa paligid niya, kinukuha ko po at inilalagay sa puno niya. So ito po yun. Kapag sariwang damo po ang ilalagay nyo po dyan, source of nitrogen. Yan po yung nagpapalago ng ating halaman kapag po ay nabulok. So kapag po naman yan ay natuyo, magiging mulching po yan. Hindi po tutubo yung mga damo sa kanyang paligid at saka hindi po natutuyuan yung lupa na gustong gusto ng ating mga talong. Ayan. Pagkalipas po ng ilang araw, ito na po, lalabas na po yung kanyang pagbunga. Ayan. So, ang gagawin po ulit natin, dahil nga po natuyo na naman yung nilagay na natin, maglalagay po tayo ng talbos ng kamote. Yung talbos ng kamote po ay source of potassium. Dahil yung kamote ay naglalaman. So, kapag po ang mga gulay na nagkakaroon ng laman ay source of potassium. Ayan. So ilalagay nyo po sa riwa para mas mabilis po siya mabulok. Saka yung mga tangkay ng kamote na natutuyo, ilagay rin po natin dyan sa paligid niya. Ayan po. Ayan. Ibabaon nyo lang po. Ayan po. Ayan. So sana po mga garden, meron na naman po kayong konting natutunan about dito sa pagpipitas ng okra at kung paano natin mapapabunga yung talong. Ayan po. So kung nagustuhan nyo po ang video, i-like nyo naman po at i-share. At kung hindi pa po nakakapag-subscribe, ay please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka pag meron akong ilalabas na bagong videos katulad po nito. Kung meron kayong konting katanungan, mag-comment po kayo sa baba para masagot ko po kayo kung ano po yung mga katanungan na hindi nyo po alam. Ayan. So sana po ay meron kayong konting natutunan mga garden. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out nga po pala kay Julius Bongkay at saka kay Katalpak. Ayan, siya yung mahilig mag-video at saka mag-picture sa akin. Ito po yung picture namin. At shout out din po kay Ma'am Mira Gonzalez. Ayan, siya po yung laging nag-message po sa akin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.